Pwede na pong ma-verify ang ating Facebook account at magkakaroon ng blue badge kagaya po nito. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magkaroon ng blue verification badge sa ating Facebook account. Pwede na po yun, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, pwede na pong ma-verify ang ating Facebook account at magkakaroon ng blue badge kagaya po nito. Ang kagandahan po dito ay applicable na po to para sa personal Facebook account at Facebook page. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po nating gawin ay buksan ang ating Facebook account. At para mapunta tayo sa ating Facebook menu, pindutin natin yung tatlong line sa gilid. At dito, makikita po yung name natin at pindutin po natin yan. At kung makikita po natin sa aking Facebook account ay normal lang po ito at wala pa itong blue verification badge. At ang next step, pindutin natin yung tatlong bilog sa gilid. At dito po sa may profile settings ay makikita po natin yung turn on professional mode. Dapat meron po kayo niyan at pindutin po natin yan. At in case lang na wala po kayong professional mode ay i-update nyo lang po yung Facebook account nyo. At kung na-turn on nyo na po to dati ay hindi nyo na po kailangan i-turn on ulit to. So pindutin lang natin yung turn on. At ngayon mapupunta po tayo dito sa ating professional dashboard. After po nyan ay kailangan lang po nating i-back or i-exit. At para ma-refresh po natin ay i-exit po muna natin at makikita ulit natin dito sa menu yung name natin. Pindutin natin yan. So dito makikita po natin yung see dashboard at pindutin po natin yan. At dahil na-refresh na po yung settings natin ay kailangan na po nating i-scroll down para hanapin natin yung settings na creator support. Kapag nakita na natin yung creator support ay pindutin po natin yan. At dito naman po sa may creator support ay isa lang po yung kailangan nating pindutin. Ayun po yung account management. So pindutin natin yan. At nasa pinakaunahan po yung kailangan natin which is yung blue verification badge. Pindutin po natin yan. Proceed lang po ulit tayo, pindutin po ulit natin yung about verification badges. Sinasabi po dito na kapag ang Facebook page or Facebook profile ay merong verified badge, ibig sabihin ay yun po yung legit or official account ng tao or Facebook page na yon. At para makapag-request po tayo ng verified badge ay kailangan po nating pindutin yung how pages or profiles are verified. At pindutin po natin yan. At nakalagay rin po dito na pwede nga pong i-verify ng isang Facebook page at Facebook profile or yung personal account mo. At ang next step, pindutin natin yung fill out this form. Maglo-load lang po yan saglit at may kailangan po tayong sagutan. At ang unang question, what are you verifying? Kung ito nga ba ay Facebook page or Facebook profile. Kung ang i-verify mo ay personal account mo, pindutin mo yung profile. At dito po sa may baba, may nakalagay na enter your profile's URL. Madali lang naman po yan. Makikita mo po yan sa may profile settings ng Facebook account mo at kailangan mo lang i-copy link. Kung Facebook page naman ay pindutin mo lang yung page. At dito kailangan kong mamili kung ano nga ba yung Facebook page na i-verify ko. So dito for example, ang pipiliin ko po is yung Steve Mark TV na Facebook page dahil ito po yung pinakaginagamit ko. At para mapatunayan po natin na tayo yung may-ari ng Facebook page or personal account natin ay kailangan natin magpasa ng valid ID. At ang mga valid ID na pwedeng ipasa ay driver's license, passport, national identification card or national ID, tax filing, recent utility bill at articles of incorporation. At dito pinili ko po yung driver's license dahil ayon po yung valid ID na meron ako. At ang next step, pindutin natin yung choose files. At ngayon naman po ay pwede nating picturean or i-upload yung ating valid ID. So pwede tayong pumili ng valid ID sa gallery natin katulad po ng ginawa ko. At na-upload at naka-attach na po dyan yung valid ID natin. At ang next step, kailangan po nating pumunta dito sa may category para sagutan po natin yan. So dito merong news and media, sports, government, music, passion, entertainment. Pero dito ang pipiliin ko po is yung digital creator. At dito naman sa may country or region ay syempre ang pipiliin ko po at isasagot ay yung Philippines. At para naman po sa may audience ay optional lang po yan at yung also known as. So parehas po yan optional. So kahit hindi na po natin sagutan. At ang next naman po ay pwede po tayong mag-add up to 5 articles, social media accounts or links na nakalink sa ating Facebook page or Facebook account natin. Pero again, optional lang po ito. So kahit hindi na po lagyan. Pero sa akin po, dahil ang nire-request ko ay ang verification badge para sa aking Facebook page, nilagay ko po dito yung link ng aking YouTube account. Pero pag personal account ay kahit wala na po yan. At ang last step,
pwede na po nating isubmit yan at pindutin natin yung send na nasa baba. So maglo-load lang po yan at madadirect tayo dito sa ating Facebook Help Center. Ang ibig sabihin po nito ay nasubmit na po natin yung request natin for verification badge sa ating personal account or Facebook page. After po natin makapag-request ay kailangan naman po natin maghintay para sa review and approval ni Facebook. At ganun lang po ang dapat na gawin para magkaroon tayo ng blue verification badge sa ating Facebook account. Malaking tulong kung magkakaroon ng blue verification badge ang ating Facebook account at Facebook page para malaman ng ibang tao na mag-visit ng Facebook account mo na ayon yung legit at official na account mo. And also, may iwasan na yung mga fake accounts na gumagaya ng Facebook account mo. A simple reminder lang po na kapag mag-request ka for blue badge, dapat meron kang valid ID. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo rin i-like and follow yung Facebook page natin na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Yun na! Peace out! Like, comment, and subscribe! Peace! One love!